Pinatikos ni Cebu City Mayor Michael Rama si Cebu Governor Gwen Garcia sa umano'y pakikialam sa mga aktibidad ng syudad. Ayon sa alkalde, walang jurisdiksyon sa kanila sa Sigov bilang isang highly urbanized city. Para sa detalye, magkakausap natin ang Cebu correspondent ng One News na si Dale Israel. Dale, ano yung naging mitsa kaya nagpatutsada na nga si Mayor Michael Rama kay Gov Gwen Garcia? Mayroon to Cheryl, napuno na daw si Cebu City Mayor Michael Rama sa pag-iialam ni Governor Gwen Garcia sa mga affairs ng syudad kahit paman wala ito itong jurisdiction sa Cebu City na isang highly urbanized city. Ito kasi yung Cebu City, Cheryl, ay separate from Cebu Province na hindi bumoboto sa mga opisyal ng province. Hindi rin sila under the supervision of the provincial governor. Enough is enough ang sabi ni Mayor Rama kay Governor Garcia na nag-utos na ipatigil ang construction or construction ng bus station ng Cebu Bus Rapid Transit System na puno na daw siya simula pa noong sinulog 2023 at sinulog 2024 sa pangingialam ni Governor Garcia. Maalala din natin na salungat ang gusto ni Rama sa gusto ni Garcia sa ruta ng posisyon at mismo sinulog Grand Parade ngayong taon. Nagalit din siya kay Vice Mayor Raymond Garcia sa pamangkin ni Governor Garcia dahil nag-privilege speech ito against the BRT na walang sinabi sa kanya tungkol dito. Cheryl? Isa rin sa sumuporta sa pagpapatigil ng BRT construction ay si Cebu City Vice Mayor Raymond Garcia na pamangkin ni Gov. Anong reaksyon naman dito ng alkalde? Nagalit si Mayor Rama kasi nagkipag-meeting din daw ang iilang mga konsehal kasama si Vice Mayor Garcia ng syudad sa gobernador sa kanyang likod na para daw pag-tridor o ano sa kanya. Di naman sinabi ni Mayor Rama kung paporba siya o hindi sa pagpapahinto ng BRT construction. Cheryl? Anong plano ngayon ni Mayor Rama kasunod nga ng memo ni Gov Garcia na ipatigil itong BRT construction? Cheryl, ang sabi ni Mayor ay nais niya magpag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos at Transportation Secretary Jaime Bautista para magkaroon na ang syudad ng opinion sa mga developments ng construction ng BRT. Ang sinabi lang ni Rama na siya rin ay para sa preservation ng mga heritage buildings ng Cebu. Cheryl? May reaksyon na rin ba si Governor Gwen Garcia sa mga patutsada naman ni Mayor Rama? Cheryl, walang hininga natin ng reaksyon si Governor Garcia kagabi. Kahapon naghintay tayo pero walang sinabi si Governor Garcia. Ayaw niyang sumagot sa mga birada ni Mayor Rama. At ang nakita lang natin ay nag-post naman ang kanyang Cebu Provincial Information Office ng isang TikTok video ni Garcia kung saan sinabi niya na classy is when you have a lot to say but you choose to remain silent in front of a fool. You know who you are, sabi nga ni Garcia. Hindi naman direktang sinabi kung para kanino ang mensahe ng governor. Cheryl? Sa ngayon, kumusta ang traffic doon sa area? Sir, nandito tayo ngayon sa Osmeña Boulevard, sa likuran natin. Makikita natin sa isang lane ay punong-puno ng sasakyan. Yun ang patungo sa North District, sa uptown ng Cebu City. Sa kabila naman ay medyo maluwag ang traffic. Cheryl? So kailan inaasahan masisimulan or itutuloy ulit itong construction? Kasalukuyan itong naka-pending or nakatiwang-wang ngayon yung mga construction materials ng BRT kasi walang nagtatrabaho. Wala pang information kung kailan simulan muli ang paggawa ng BRT. Cheryl? So sino ngayon ang masusunod or ang DOT ba ang magbibigay ng go signal ulit na ituloy ito? May scheduled na meeting si Governor Gwen Garcia pati na rin ang ilang mga official ng Cebu City at ang DOTR sa next few days. Cheryl? Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu.